Hello everyone, ayan, welcome back sa ating channel mga idol. At ito nga kay Soto, siguradong mapapasabak sa Nagoya Fighting Eagles. Bakit po? Kasi po ang mga player po ng Nagoya Fighting Eagles ay mga NBA pero undrafted po sila, no? Undrafted. Ito, katulad na lamang po nitong si Luke Evans. Ito po yung kanilang center, ano? Si Evans po ay 33 years old. Draft entry niya is 2013 NBA, no? Pero undrafted po siya mga idol, no? Undrafted po yan. Yan, 33 years old, so center nila yan. So kayang-kaya siguro ni Kai Soto yan. At ito pa yung kanilang forward center, si Sean O'Mara. Si Sean O'Mara po ay 28 years old. 2018 NBA draft, undrafted din po siya, no? Undrafted din. So, ang sunod po nito ay si Aaron Henry. So, forward po nila ito. 2021 NBA draft. Tapos, undrafted din po yan, no? Undrafted din po siya. At ito na nga, si Jeremy Jones naman. Ito, forward din nila ito. At may height na 6'7". Yung nauna, hindi ko nakuha yung height. So, undrafted din po siya. Sunod natin ay si Taiga Kagitumi, NBA draft 2023, undrafted po yan. Meron pong height na 6'4". So, forward po ang laro nito, no? Sunod natin ay si Hayato Kawashima, guard po ito. NBA draft 2012, pero undrafted. Ayan, at sumunod natin ay si Ryuji Mitsuo. Si Ryuji Mitsuo po ay forward, 6'4 po ang height, undrafted din siya noong 2023. Ayan. Next po natin ay si Hiromu Nakamura, 2019. Undrafted din po yan, so 26 years old. At ang sumunod po natin ay si Shinosuke Nigoro, 2009, undrafted. No? 6'5 po ang height. Sunod natin ay si Ryo Saduhara. Si Ryo Saduhara, guard po ito, undrafted 2021. Takaya Sasayama, 2015 NBA draft pero undrafted. Takuya Suma, guard po nila ito, 6'3, undrafted din po siya. So, Tenshio Sugimoto, 2020 NBA draft, undrafted din po yan, 6'1, kanilang forward. Ayan, no? At ito nga, no? Ngayon kasi, sa ngayon, ang Nagoya po ay number 15 at ang Yokohama naman po ay number 16. So, yan po yung sa overall natin, no? Sa overall standing. Pero, kung titingnan po natin doon sa kanilang bracket ay naungusan po ng Yokohama ang Nagoya. Number 6 na po ang Yokohama. Dati number 6 sila 10 days ago doon sa una kong upload 10 days ago ay number 6 po ang Yokohama, number 5 ang Nagoya. Ngayon nabaliktad na po 'yan, ano? Number 5 na po ang Yokohama, number 6 naman ang Nagoya. At yun nga, kagaya nga ng sinabi ko 10 days ago, na meron pang 18 laro ang Yokohama. At ngayon ay nanalo na sila ng 2. So, nakatatlong laro na po sila mula nung i-upload ko yun, ang sinasabi ko na 18. So, meron pa silang 15 games, pero 2 na po ang panalo nila. Kailangan makalabing 2 panalo sila or 10. Okay na po. Yun po ang analyze ko dito para makapasok sila sa playoffs. Okay, at punta na po tayo dito sa laro na sinasabing at unsportsmanlike ni Evans. At ito na nga yung sinasabing video na dapat daw ay unsportsmanlike ito. Ito yan po, ayan, no? So, kitang-kita natin. So, hindi siya tinawagan ng playground, ano? Ordinary foul lamang po ang itinawag dyan, no? At kung uulitin nga po natin, talagang hinalta, no?
hinatak si Kai Soto. Ayan po, ulitin natin. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Kitang-kita yung kamay. Ayan, nakakapit siya. Nakahawak talaga. Hinila niya. Kumbaga, iga nga, parang UFC na ang nangyari. Ayan, kaya hindi na nakaporma ang ating pambato. Salpakan na naman sana. Pero nagsimula lamang yan. Dito yan, mga idol, nagsimula. No? Nag-init. Dito siya nag-init. Ayan. Yung pukol na yun ni Kai Soto, hindi niya nabutata si Kai Soto. Tapos sa rebound, nakuha pa rin ni Kai Soto. Ayan. So, yun. Pagtira ni Kai Soto, hindi niya na naman nabutata. Kaya medyo nag-init siya dito. Kaya pagdating dito, so, ginantihan niya siguro. Ayan. So, yun. Dapat sana ay flagrant foul yun. Unsportsmanlike. Ayun nga. Sabi nga. At kung papakinggan nga natin yung sinasabi ng announcer, eto, pakinggan natin, ano, yung sabi ng announcer. Another bucket. Here's Soto. Oh, good play, Soto. They might call an unsportsmanlike. Ayun, ang sinasabi niya, unsportsmanlike. They might call unsportsmanlike. Ayun po, no? Kahit ulit-ulitin natin. They might call an unsportsmanlike. Oh, di ba? Yun ang sabi ng announcer. Pero walang itinawag na unsportsmanlike. Dapat nga sana talagang playground talaga yan. Kasi nandun na po siya sa circle. Nasa restricted area na po yan. Soto, ayan, no? Good play. Soto, they might call an unsportsmanlike on that one. Ayun. Soto attacking. Hmm. Alright. And dump and no hook. Yun. At yun naman ang isang, isa pa rin issue yan. No? Sinasabi na not counted daw. Pero yun naman talaga ang rules ng FIBA. Ayan. Rules ng FIBA na kahit nandyan po yung ring, hindi po yung katulad ng NBA. No? Ayun, ang isa pa. Yung block ni Kai Soto, tinawagan ng referee na foul. Mga idol, ano? Tinawagan. Ayan. No? Samantalang bolang-bola naman. Ayun. At ang tumawag niyan ay yung nandito. No? Ito ang tumawag. Na dapat sana ang tatawag ay yung isa yung nandun. Ito dapat ang tatawag, mga idol, hindi ito. Yan. Di ba? Hmm. Guys, Soto, the swat that they called a foul. Kaya, hindi ito ang ating pambato, pero nakawa lang siya. At ito nga, kinantsawan pa nga nito ni Oliver. Ayan, oh. Sinabihan siguro na talaga namang bola. Ayun, kaya nga sumablay siya. So, yun. So, yung bola ang nagpatunay. Ito, yung pangalawang foul po ni Kai Soto. Ayan, matawagan siya. So, ito na yung itsura niya. Yun. So, pinalabas muna doon si Kai Soto, mga idol, no? Hmm. Ayan, ang isa pa. Yun, nakakuha na naman siya ng foul. So, doon, medyo maganda yung tawag ng referee. Ayan. Ayun, ang isa. At talagang dito ay makikita natin na hinagupit o talagang pwersa o malakas ang pagkakahampas nitong si Evans dito kay Kai Soto. Ayan, panoorin natin. Ayun, di ba? Kitang-kita. Hinampas niya talaga, mga idol. Hindi yung bola, yung braso mismo. Ha? Ayan, no? Alam naman niya, hindi niya abutan yung bola kasi ang taas nun. Pero ang lakas ng pagkakahampas niya. Ito naman, backing ito. Ayan, no? Kitang-kita po ninyo, no? So, pinasa yung bola. Pero hindi na naman tinawagan ng referee. Ito na yung referee, kalapit na. Ayan, no? Ito yung referee. No? Ayan, ha? Inulit-ulit ko pa yan. Ayan, no? Isa. Dalawa. Ayan yung bola, oh. So, talagang ganun, no? Ayun. Yun yung isang magandang block ni Kai Soto. Parang block of the year yata yan. Ayan, no? Inulit-ulit ko rin yan. Ang gandang panoorin, mga idol. Ayan, no? Ang layo natin at sikan. Boom! Ayun pa. Ang isang salpak ni Kai Soto. Napakagandang pasa ni Kawamura. Ayan. At yun, isa na namang pasabit. At dito nga, pasok lahat yung free throw na yan ni Kai Soto.